Magandang hapon po, Attorney. Oh, good afternoon sa inyo. Sige. Kami po yung nandito sa kinatawan po ng apat na branch. So, ang sa amin po kasi ang na-encounter po namin after po namin magbayad ng mga franchise po namin, hindi na po nagparamdam ulit sa amin yung aming kausap. Ipinasa na po kami sa ibang personnels na sila daw po yung mamamahala sa amin. And then, ang usapan po is within 2 months, magagawa po yung aming kiosk. Ang nangyari po, after po namin magbayad, lumampas na po yung 2 months, wala pa rin po nagagawa sa kiosk. Nagawan po kami ng kiosk after 5 months na po. After naman po nung 5 months, nag-open naman po kami, kulang-kulang naman po yung products. Nag-advise din po sila sa amin na po pwede kami mag-reorder sa kanila within 7 days ang deliveries, pero yung deliveries po na yun inaabot po ng buwan. Hanggang ngayon po, pending pa rin po yung aming deliveries. Partial lang po yung nabibigay sa amin. Sige. Ang pagkakaintindi ko, kayo ay pumasok sa isang franchising agreement. Opo. Tama po ba? Yes po. Sino po itong mamayari nito? RE Franchising Solution Corporation. Opo, yes. Opo. May produkto po sila, may pagkain, ano po, anong klaseng franchise po? Shawarma. Shawarma po. Shawarma, isang restaurant. Oh, ayun, nakita ko parang kiosk lang. Yes po, parang kiosk lang. Yung agreement ninyo, yung kasunduan ninyo, saan lugar? Location? Ako po is Antipolo, dalawa pong bataan, isa pong Kalookan. Sa loob ng mall? Sa loob po ng mall. Not pwede rin sa labas ito, yes, stand alone, ano? Opo. Pero basta kiosk lang. Yes. Ito bang kasunduan nyo, nais sa papel o may yes, kasulatan po kayo? Opo. So meron yung tinatawag natin na franchise agreement. Yes po. Okay. At doon naman sa franchise agreement, nalalahad naman doon kung magkano itong franchise. Yes po. At yung mga kondisyones, nandoon yes, po. Opo. Magkano po yung franchise? Yung nakalagay po dyan is nasa 800, pero dahil naka-promo po, binigyan po ang Antipolo branch ng 250. Ang nandirito, 800, pero binaba nila. Apo. Meron ho bang kaukulan na kasulatan doon ay binaba nila? Ano lang po, pinapirma lang po sa gilid. Pinapirma lang po kayo sa gilid na? Ang sabi po nila is yan daw po yung talagang presyo nila. Ibinaba lang as promo lang sa amin. Okay, sige. Sa madalit sabi, nung nakabayad kayo ng 200,000 na, no? 250, from 800,000. Ano ang kapalit naman noon? Sa 250 po, yung sa franchise po namin, plus 10,000 po na worth of products as starting. Okay. Plus yung mga equipments po, plus okay, yung sa kiosk na rin po. Sila na rin ang magtatayo ng kiosk? Apo, yes, sila na rin po. Tapos products worth 10,000. Products correct, worth 10,000. Para makapag-umpisa kayo nung tinatawag na franchise business. Apo. Okay. Sa halagang 200,000, tayuan kanila ng kiosk, bigyan kanila ng supplies para makapag-umpisa ng negosyo. Apo. Natuloy ba yun? Natuloy po siya pero marami pong kulang. At ano naging ito, pending mga kulang po na ito? Unang-una po yung sa pending po na months. 5 months po kami na pending bago pending po nila ma-release sa amin yung kiosk. Ayun. Ano ba ang kasunduan? Halimbawa, pagpirma ninyo ng kontrata, kailan daw nila itatayo at ibibigay sa inyo yung supply para makapag-upisa nung negosyo? Pagbayad po kasi namin, kasi nagkaroon po ng separate payment yung sa kiosk namin. So additional 65,000 po yung hiningi nila. So hindi pa kasama hindi pala pa doon sa 200,000? Yes po. Ang una bumayad po sabi, pa rin kayo ron? Ang sabi po kasama nung una. Kaya lang po, since malaki daw yung area, kailangan daw i-reconstruct yung mga kiosk. Wala po kaming magawa kahit ayaw po namin. Sinabi namin sa kanila wala na or something. Talagang pinilit po nila kami, hindi nila gagawin hanggat wala kaming binabayarang 65,000. After po nun, couple of months delayed, 5 months delayed, nag-opening po kami pero incomplete po yung products. Wala kaming juice, wala kaming mga paper plastic cups, mga ganun po. Incomplete po. Even yung sinasabi po nila na video and photo coverage, wala po kami rin nangyari. Kami lang po yung nagpipicture dun sa area pinagbigay po namin. Pinagbigay alam naman ninyo sa kanila? Opo, binanggit po namin sa kanila. Anong sabi nila? Anong tugon nila? Yun nga po yung masama. Dahil po kada feedback po namin sa kanila, siguro mga 15 times kami mag-feedback, isang beses lang po silang sasagot. Hindi rin po silang nakikipag-communicate through phone. Ayaw nilang magsipagsagutan sa amin. Sige. Lack of communications po. Ang nag-represent doon, ano? Si Gerly Castillo.
Si Miss Queenie po talaga yung pumunta sa amin, pero yan na lang po yung nakita naming document na pinadala sa amin. Okay. Ngayon, yung kapatid mo, tuloy-tuloy pa rin ang negosyo? Opo, sa ngayon po, kahit tubig na lang yung binibenta namin po, mga ilang araw, ilang linggong tubig, ganun. Bakit? So, gumagawa po kami ng paraan dahil po ang sinabi po sa amin nung aming kausap sa franchisee, waiting for deliveries. So hoping po kami kasi yan po yung nag-iisa naming business, small business po talaga namin eh. Kaya lang. Oo nga, ang usapan dito, kaya kayo kumuha ng franchise. Opo eh. Unang-una, ha? Ang pagkakaintindi ko rito, kaya ka nga kumukuha ng franchise at hindi ka nagninegosyo ng sarili mo para wala ka ng problema sa pag-put up, di ba? Para automatic na kaagad eh, di ba? Oo. Eh ngayon, hindi nila nagagampanan. Hindi po. Ano ang kasagutan naman nila dun sa kakulangan nila? Ang lagi pong sagot, ipapollow up po nila. Papollow up nila. Opo. Makakausap kaya, meron ba tayong matatawagan na sa RE Franchising Solution Corporation? Wala, ano? Wala. So, hanggang ngayon, ibig mo sabihin, kiyos lang yung nangyari sa iyo, tubig lang ang binibenta mo, wala yung... kasi sa kanila manggagaling eh, no? Apo, sa kanila po. Sandali, putuli muna na. May gusto ko pong sabuhin, ma'am. Sa akin po kasi iba po yung case ko. Pero franchisee ka rin. Opo, pare-pareho na sitwasyon. Sige po, ano po naman sa inyo? So, yung case ko po, nag-start po yung transaction noong September. Fully paid na po ako noong September. Tapos, minamadali po nila ako maghanap ng pwesto dahil nga po, ipapasa pa daw po sa architect, yun sa construction team para magawan po ng design. So, by October po, nakahanap na po kami ng pwesto. Nakapagbayad na rin po kami ng construction fee. So, after po magbayad ng construction fee, per agreement po, 30 to 60 business days, kailangan nag-ooperate na po kami. January 10 po yung ika-60th days po ng agreement. And hanggang ngayon po, ni isang pako po, wala po silang naipoprovide sa akin. So, nag-message po ako sa kanila na ipupull ko na lang po yung franchise since hindi po nila maiprovide yung business. At pinapaandaran po nila ako ng no refund policy. Okay. So, ang sabi ko po sa kanila na kahit saan kami makarating sa mundo, kung hindi po nila maiprovide yung product, yung business, kailangan po nilang isole yung pera ko. Tama pero yun. Ayaw po nilang ibigay. Tsaka yung danyos na rin po kasi po since October nagbabayad na po ako ng renta. Hindi ko kasi panabasa ang buo ito pero practical lang yon, logical lang yon na pag hindi sila na nagampanan, eh dapat magsoli sila. Totoo po. Siguro kayo parehas lang ang sitwasyon ninyo, sir, ano? Para mapadali, ano? Nakokontakt nyo pa po ba sila hanggang ngayon? Ngayon po, nag-chat lang sila. Ngayon lang. Ngayong araw lang na to. Ngayon lang. Dahil nalaman nila na magre-reklamo kayo. Hindi ko lang po sure kung alam po nila. Kayo po, sir. Matanong ko kayo. Kayo ba tuloy-tuloy pa rin ang negosyo ninyo? Actually po, nahihinto rin po. Kasi ang nag-order po, ang last order po namin sa kanila is December 1. So, dito pong February 11 lang po dumating yung deliver, which is kulang pa. Siguro, ang worth 52,000 po yung order namin. Siguro, I think, 1/4 lang po yung dumating sa amin na deliveries. Okay. So, ang problema mo lang, delayed deliveries? Oo po, lagi pong ganun, always po. Kayo po, ma'am. Halos parehas po kami ng scenario ni Sir Gerald. Parehas po kami, lagi na lang silang delay, walang delivery. Nagbabayad po kami ng upa sa mall. Pero wala po kaming paninda kung di tubig or juice or kung ano yung pwede naming itinda doon. Dahil hindi po pwede kaming mag-stop dahil magpa-finding kami sa store. Mm-hmm. Tama yun. Ngayon, meron ba kayong kaalaman na meron pang mga ibang branches na may problema? Actually, marami po. Marami. May San Fernando po tayo, may Fairview, may ano. Ganun lahat ang problema. Pare-parehas po. Pare-pareho po. And nasubukan niyo bang pumunta ron sa opisina nila? Nagpunta na po ako ng twice, attorney. Mm-hmm. Nakausap ko po doon si Miss G. Castillo. Siya po yung tumata yung parang officer po nila doon. Nila Miss Phil Chan, tsaka nila Miss Rain. Ngayon po, okay naman po siyang kausap. Kaya lang, hanggang ganun lang po. Nangangako lang. Opo, puro ganun lang po. Puro follow up lang po. Lagi po niyang sinasabi na mukhang yung team niya yung may problem kasi hindi niya na babalitaan yung mga problem namin dun sa team niya. Mm-hmm. Ngayon po, pagka pinapaabot ko naman ngayon sa kanya yung problem ko with her team, wala rin po siyang maisagot sa akin. Hindi rin po siya active na sumagot sa amin. Okay. Lumalabas ang reklamo niyo eh parang na-scam kayo.
Opo. Pero hindi pa rin natin sigurado kasi base rito sa mga kontrata, meron namang kontrata kung talagang na-scam kayo. Unang-una, dapat i-determine natin dito na nag-represent kasi sila na franchisor sila eh, di ba? Talaga bang meron silang negosyo na franchising business? Registered ba sila as a corporation engaged in franchising business? Mm-hmm. Kasi pag hindi, eh papasok na rin yung misrepresentation nila. Mm-hmm. No? Hindi yung pagkukulang nila, kundi yung misrepresentation nila na nag-aalok sila ng franchise. Kayo naman, sa paniniwala ninyo, na talaga sila authorized na magbigay ng franchise o mag-engage in franchising business. Mm-hmm. So, ngayon, para ma-determine ito, eh, i-refer namin kayo sa NBI, doon sa anti-fraud. Mm-hmm. Sila ang magkoconduct na investigation kung dapat silang pailan ng kaso ng whatever. Una-una, kung may violation sila sa SEC. Kasi pagdating sa mga franchising business, mayroong mga regulations yan eh. Okay. Hindi ka basta-basta sasabihin mo in public, ako ay isang franchisor, bili kayo nito, bili kayo ng ganon, nag-aalok. Doon papasok yung aspeto ng estapa. Attorney Sian. Hello. Yan, yes sir, yes sir. Attorney, okay. Ito na naman po kami, Attorney Dan Tungol po ng Wanted sa Radyo. Yes po. Meron po kaming i-re-repair ngayon at ilalapit na naman po sa opisina ninyo sir, dyan po sa anti-fraud. Eh, kaso po ito na nagle-claim na nagagampanan yung franchising agreement nila. Ngayon na pinupunto po namin dito, tinitingnan po namin, eh, baka ho maimbestigahan ninyo na talaga bang authorized itong kumpanya na ito na mag-alok o magbenta ng franchising business. Ano po? Para sakasakali, madetermina natin kung merong criminal case na pwedeng i-file po. No, kayo na po bahala magpatuloy po sa investigasyon. Attorney Sian, ano po? Apo. Papadala po namin dyan sa opisina ninyo. Opo. Opo. Shari, okay, sige. Po. Ikaw na. Maraming salamat po, Attorney. Attorney, salamat po. Walang salamat po sa walang tigil na pagtulong nyo po sa amin. Mabuhay po kayo. Wala naman po yun. At okay. Yun po ay trabaho po talaga namin. Oh, sige po. Bureau of Investigation. Okay. Salamat po. Ayan. Baka kaasa kayo na matutulungan kayo yun. Maraming salamat. Opo. Sige. Kasi ayaw lang din po namin kumukuha pa rin sila ng mga franchisee. Yun na nga. Para okay. Dire-diretso pa rin po si Miss Queenie. Sabihin nyo na rin yun. At kung meron kayong maiimbitahan na mga ganyan na sitwasyon, parehas ninyo, isama nyo na sa NBI. Ha? Para kung sakasakali, syndicated istapa ang my file sa kanila dahil marami kayo. Sige po. Para mapalakas ang kaso laban sa kanila. Opo. At mapagbawalan na rin. Mm-hmm. Ha? So there could be a warning to the public na huwag kayong bibili dito ng gantong franchise. Totoo po. Para opo. Makatulong din kayo. Kasi marami pa silang mabibiktima nila. Especially OFW po talaga yung tinatarget nila. Ah, talaga? Marami po kami OFW na hindi, kaya po hindi sila nakasama rito kasi po nandun po sila sa ibang bansa. Nagkautang-utang din po para makapag-business tapos... Lalo lang po sa kahilingan natin na mapalago pa yung mga kinita natin abroad, ayan. Nagbagsak presyo daw po kasi sila kaya mas nakakaakit. Yun dapat red flag na yon, sir. Alam mo, sa ganang akin lang ano, red flag na yon, biro mo 800,000 para mapakagat ka lang. Hindi, 200,000 na lang. Mm-hmm. Tapos bigay mo yung 200, goodbye Columbus. Yeah. Wala na, tapos ka na. Pahirapan na tayo. Totoo. Gawa-gawa ng kiosk doon, no? Tapal-tapal lang ng plywood. Maitayo, benta ka ng tubig. Natikman nyo na ba? Yung ano nila? Yung natikman nyo na ba? Okay. Nag-deliver naman po sila sa amin nung first. Actually, may franchise yan sa amin, attorney. May franchise? May malapit sa amin. Pakitanong naman kung may problema din sila. Oo, sharap. Masharap naman. Okay. Sige, Shari. Sige po. Maraming salamat sa inyo sa pagdulog ng mga reklamo ninyo. Thank you po sa pakikinig. Salamat po. Thank you po. At kausapin po kayo sa likod para po ma-schedule po natin yung pagpunta nyo po sa NBI. Thank you very much po. Thank you po. Thank you. Thank you po, attorney. Sige, maraming salamat din sa inyo.